Kumusta mga amigo? Labanan ng Los Angeles Lakers versus New York Knicks at kung bakit naging bayani si Wesley Matthews sa laban na ito mga amigo. Sa laban nga na ito mga amigo ay hindi naglaro si LeBron James at sinasabing bukas pa ito maglalaro kontra sa Houston Rockets. Sa pagsimula ng laro ay agresibo ang Lakers sa pangungunayan ni Anthony Davis at Andre Drummond. Ngunit hindi naman nagpabaya ang Knicks sa pangunguna naman ni Julius Randle at humabol ito at lumamang pa mga amigo sa pagkatapos ng first quarter. Nagtapos ang quarter na ito sa score na 24-25 in favor of Knicks. Sa second quarter naman mga amigo ay nag-init si Kyle Kuzma para dito sa Lakers at gumawa ng 16 points sa quarter na ito para sa kanyang 18 points sa pagkatapos ng first half. Si Anthony Davis naman ay nagkaroon ng 12 points samantalang ang New York Knicks ay pinangunahan naman ni Derrick Rose na mayroong 16 points at Julius Randle na may 14 points. Nagtapos ang first half sa score na 55-56, lamang pa rin ang New York Knicks ng isa. Sa third quarter ay umarangkada na sana ang Lakers, ngunit hindi naman pumayag ang Knicks na makalayo sila at pilit na humahabol. Sa mga ilang minutong natitira ay nanlamig ang Lakers at nagaroon ang Knicks ng 9-0 run para tapusin ang third quarter sa score na 73-76, lamang ang Knicks na tatlo. Sa pagpasok naman ng fourth quarter ay lalong tumindi ang laban at halos matatapos ang quarter na ito na hawak ng Knicks ang kalamangan at sa ilang minutong natitira ay natabla pa ni Andre Drummond ang score. Ngunit bumawi naman si Derrick Rose para lamamang ulit ang Knicks ng dalawa. Sa huling segundo ay tumira si KCP ng isang corner 3, ngunit nagwintis ito mga amigo. At swerte naman ang Lakers kasi andoon para sa rebound si Wesley Matthews at naipasok niya ang kanyang follow-up shot. Nako si Wesley Matthews mga amigo ang nagdala ng laro para umabot ito sa overtime. Sa overtime naman ay umarangkada ang Lakers at lumamang pa sila ng 4, pero bumawi naman si Derrick Rose ng isang 3 at turnover na naman ang Lakers mula kay THT mga amigo. Nakailang turnover itong si THT sa overtime. Pagkatapos naman ni Derrick Rose ay pumukol naman itong si Julius Randle ng another 3-pointer para iangat ang Knicks sa isang kalamangan mga amigo, 99-98. Ngunit bumawi mga amigo itong si THT dahil siya din naman ang pumukol ng isang 3-pointer na nagpanalo sa Lakers. Dahil sa sunod na ball position ng Knicks ay grabing depensa ang ipinakita ng Lakers at hindi pumayag na magkaroon ng open shot ang Knicks. Nagtapos ang laro sa score na 101-99, lamang ang Lakers ng dalawa. Nakapag-ambag si Anthony Davis ng 20 points, Andre Drummond 16 points at 18 rebounds. Halimaw sa rebounds kanina mga amigo si Andre Drummond. Kyle Kuzma 23 points, THT 13 points at 10 assists. Alex Caruso mga amigo ay naglaro lamang na 7 minutes at umalis sa laro dahil sumasakit ang kanyang paa. Pinangunahan naman ni Julius Randle ang Knicks with 31 points, 8 rebounds at 5 assists. Derrick Rose 27 points, 6 rebounds at 6 assists. Hanay pa rin talaga mga amigo maglaro si Derrick Rose. Ang susunod na laban ng Lakers ay bukas, alas 10:30 ng umaga kalaban ang Houston Rockets. At ang Knicks naman ay sa Friday alas 7:30 ng umaga kalaban naman nila ang San Antonio Spurs. Hanggang sa muli, God bless.